be advised that the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Good evening, Philippines. May gabi sa tibuok Mindanao, Visayas ug sa Luzon. Bismillah rahman rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. This is Republica and I am Eric Espina. Alam niyo po, may mga simulain na minsan ay masasabi natin talagang malapit sa ating puso. Isa po dito ang tinatawag nating kawanggawa. These are one of the so-called mga simulain na malapit po sa aking puso. Sa kahit ano pong klima, sa kahit anong panahon, sa kahit ano pong bagyong dumating sa ating bansa, ang pagkakawanggawa ay talagang nagsisilbing isang ilaw, isang tanglaw na maring tignan at talagang mamulat at talagang namnamin ang ating sambayanan, lalo't ng ating mga mahihirap. Kahit sino pa ang maging pangulo ng ating bansa, sapagkat ito po ang nagsisilbing tulay sa kanilang pangarap, sa kanilang pag-asa. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang PCSO, sapagkat ito po ang isang ahensya ng gobyerno, kahit ano pang pamahalaan, kahit ano pang nangyayari sa itong pamumulitika, na meron silang tsansa sa kalusugan at sa pangalawang buhay. Kaya't marapat po nating pag-usapan ngayon, ano ba ang nangyayari sa PCSO? Saan na ba papunta ang ating PCSO? Kaya naimbitahan po natin bilang isa sa ating mga co-host, siya po isang kolumnista ng opinion na newspaper. Papakita ko lang para malaman natin kung ano itong opinion newspaper. Ayan, siya po yung nagsusulat para dyan. Okay? At siya rin po ay isang radio commentator ng DWSS 1494 sa mga talapihitan. 4:30 ng hapon. Siya rin po ay siya po ay taga-pangulo ng isang kapihan dyan sa Rembrandt. 9 a.m. tuwing Biyernes ng umaga. Walang iba kung hindi si Tukayong Eric San Juan. Bumati ka muna, Tukayo. Good evening, Tukayo. At good evening kay Chairman at sa ating mga televiewers. At siyempre, katabi ni Tukayo, walang iba kung hindi ang dating chairman, dating director. At naniniwala ako, noong 1990s, kung tumakbong senador ito, imbis na presidente, patok na patok, baka nag-number one itong senador. Sa dami, sa milyong mga Pilipinong natulungan ito sa PCSO, si Chairman Manuling Morato. Magandang gabi, Eric and Eric. Napapagit na si Chairman sa dalawang Eric. Parehong may kay ito, ha? Parehong may kay. Okay. Anyway, Chairman, napapanahon ngayon ang usapan natin tungkol dito sa PCSO at maraming tao nagtataka kung bakit mukhang marami na namang mga nadidinig sila na hindi kaaya-aya o hindi magandang mga kwento. At parang nababahala ang ating madla, no? Ano ho ba talaga ang nangyayari ngayon sa PCSO? Sa pagkaalam ninyo, dahil kayo, ang antenga ninyo mismo, talagang may mga tao pa kayo sa loob at marami nagre-reklamo sa inyo, eh. Tama yun, Eric. Mm-hmm. Unang-una, nais kong ipaalam sa manonood na hindi ako chairman or general manager itong nakaraan na 7 taon ng panahon ni Presidente Gloria. Mm-hmm. I was chairman of PCSO ng panahon ni Presidente Ramos, 1994 to 1998. Mm-hmm. Ito namang nag-take over ngayon sa administration na ito na si Margie Wico na chairman ngayon ng PCSO. Yan ay director ko lang nung chairman ako. Mm-hmm. At yan ay kababayan ko at ka-townmate ko sa Quezon. Mm-hmm. Pero merong problema kami dyan sa kanya kasi witch hunting ang ginagawa niya. Imbes na asikasuhin yung mandato ng PCSO to attend to the medical needs of our
people, yung mga pagtulong sa mga may sakit na may hirap, eh iba ang pinagkakaabalahan niya. Parang she wants to put across that she is useful, indispensable, na parang tama yung ginagawa niya na nag-witch hunt siya para siraan ang former president Gloria Macapagal Arroyo. Pero kasinungalingan ito nilalabas niya sa periodiko, sa television, sa radyo. Hindi ko matanggap. Subalit man na hindi ako chairman this past 7 years, napipilitan ako sumagot. Kasi hindi naimik yung dating chairman ng PCSO and hindi ko naman dapat pabayaan na lang magwala si Marjubico sa kanyang mga kasinungalingan. So, nandyan po tayo ngayon, pati yung issue na dalawang issue ko na ikinu-question sa kanya, yung pag-abandon ng Quezon Institute building na kaganda-ganda historical building, at saka yung pagkukulang niya sa pagtulong sa mga mahirap, ay na-divert niya. Magaling siya. Meron siya media handlers na ang ibinandera niya na bankrupt raw ang PCSO. Wala raw pera. Malaki raw ang utang. Alam mo, she succeeded in diverting the issue. The attention. The attention ng tao, ang focus ng tao dito sa kanyang pinagsasabi. Ngayon ko nahalata na yun pala ang taktika niya. So, I'm trying to bring it back to the main issues na ang gusto kong sagutin niya. So, ang parang magician pala ito. Pinapakita ang kaliwang kamay, gumagalaw. Yun pala yung kanang kamay may ginagawa. Mas magaling yan kasi kay Houdini kung ako matatanong. Hindi ko ba dapat talaga, imbis na tutukan yung mga allegedly kung may mga katiwalian man, dapat siguro mas importante na ipakita mo ikaw ay indispensable dahil mas natututukan mo yung mandato ng institusyon? Kapareho yung bagong barker niya ngayon sa Kongreso, si Colmenares, ang pangalan niya. Lahat yung pinagsasabi sa periodiko kahapon ay hindi totoo. Nagtataka ako kung bakit yun ang ibinibigay na impormasyon para magamit sa privilege speech sa Kongreso. Alam mo, Eric, mas hinahamon ko na sila magka-hearing na kami sa Congress at sa Senate para magkaharapan kami kasi nasa kanila na lahat ang media. Hindi ako na bibigyan ng oras makasagot. Pero salamat talaga din sa programa mo na nabigyan mo ako na magpapaliwanag ako na hindi na tama itong ginagawa nila. So, hindi naman ako tumatahimik kasi nga masama naman na walang sumagot dito sa mga tao ito. Correct. Kaya nagpuporsige ako magpaliwanag sa ating mamamayan na ang masamang ginagawa nila kasi nung panahon namin ni Presidente Ramos, Presidente Gloria, 1 million ang minimum namin sa isang pobreng may sakit. Yes. Na kailangan ng heart bypass, kidney transplant, mga 700,000 ang isa niyan. At pumipirma kayo ng mga ganong halaga. That is sa board namin na-approve yan. Yes, sa board. Parang pangkaraniwan lang sa inyo yan, ano? Pumipirma kayo ng mga 900,000, 1 million, ano? Walang problema. 30 billion ang kinikita ng PCSO a year. Nung i-compute namin, despite all the assistance that we give away to the poor, at mandato naman yan ng charter, hindi namin nagamit 25% ng charity fund. Okay. So, at any rate, ito ang ibinagsak nila sa 20 mil. Maximum ng 20 mil. Sinabihan ko si Marjorie Wico, paano kayo makakapagpagamot ng isang taong magpapa-opera sa puso o sa kidney or chemo or dialysis for 20,000. Mamamatay yung pasyente. Mas mabuti pa, wag na lang kayo magbigay, sabi ko ganun. At ganun na nga nangyari. Ang daming namatay pag upo nila sa pwesto. Ang masakit sa loob ko, Eric, yung mga in-approve namin bago kami bumaba sa pwesto, na mga kidney transplant ay namatay lahat. Oh my God. Kinansel nila pag upo nila. Kasi para bang itong administration nito ay may galit
Kung galit man sila sa kay Presidente Gloria o galit sa mga appointees ni Presidente Gloria, huwag naman gantihan yung mga mahirap. Mag-away na lang kami kung gusto nila. Pero ayaw humarap eh pagdating sa awayan. Ngayon, napipirwisyo pag kinakancel nila yung mga tulong sa mga mahihirap at tinatamaan yung mahihirap na wala naman, hindi naman dapat madamay sa aming You're saying they're awayan. Being victimized two times. Alin? Nagiging biktima sila ng dalawang beses. Of kahirapan course. Nila, kasakit nila, plus sa politika. And it continues up to now, ha? Okay. Sa publicity lamang ni Marjorie Wicco na gumaganda ang image niya. Pero it's only publicity. It's not what's happening on the ground. Mm-hmm. Pero alam mo, Chairman, ang ako, talking manuling, to experience, no? Manuling na lang. Manuling. Oh. Kasi nung panahon mo, ang experience ko, kaming nasa broadcast, nababayaran kagad eh. Nung nawala ka, biglang-biglang nagka-problema, taon bago na bayaran. Although, ngayon panahon na to, medyo ina-address na ni GM Rojas yung problema, pero nandun pa rin eh. Ha? Anong talaga ang reason? Bakit nagkaroon ng problema sa bayaran sa mga media na parang nagiging helpless sa media sa parang we are at the mercy of PCSO management? Well, ang naging problema ngayon, si Marjorie Wicco got an outside PR firm in the person of Dante Ang. At sila ngayon na nagkocontrol ng PR fund. Sila nag-a-approve at saka yung asawa ni Chairman Marjorie Wicco na si Popoy or Philip Wicco. So, kailan tumaan ka doon? Sila nag-assign ngayon kung kanina tutuloy yung budget ng PR. Ito si GM Rojas ay tinanggalan ni Marjorie Wicco ng poder. Because ang mayroong poder sa PR fund ng PCSO, hindi ang chairman. Ang general manager is the most powerful. Supposed to be. Oh. Yes. Ang ginawa niya, ginawa lang niyang stampad si GM Rojas. Kaya pala nabiglang-bigla na ano eh, alam ko inaabis kung ano na ni GM. Ano ang sinabi ng asawa niya at saka ni Mr. Dante Ang nabibigyan, pinapapirma si GM Rojas. It's ministerial yung kanyang trabaho, pero ang wala siyang desisyon magbigay ng PR fund. Chairman, paano ba pwedeng kunan ng poder ang isang general manager? Ano ba yan? Di ba usually meron... May mandate siya, nakasulat sa papel yan. So, how do you neuter a general manager from his powers and his functions? Well, Marjorie Wicco castrated him. I'm sorry, but that's what happened. Kawawa naman si... Kinuha niya lahat ang powers. Kawawa naman si GM. So parang pinatawag niya si Rojas at sila-sila lang nag-uusap. Sinabing, simula ngayon, ganito, ganun na. Parang ang kunan lang, kay GM Rojas, hindi lumalaban. Sumusunod lang siya. Sobrang bait. So, hindi din po pwede yun. Kasi Marjorie Wicco is usurping on his powers already. Okay. And she's really doing it to the hilt, I'm telling you. Ngayon, Chairman, may tanong ko sa inyo. Ano Manaling sa, lang, okay, Eric. Sa palagay niyo, ano naging basehan kung bakit 20 mil lang ang paunang ipinamimigay o ipinamumudbud sa mga mahihirap? Hindi ba pinagkalat niya? Bankrupt ang PCSO. Kaya 20 mil lang? Walang pera. Malaki ang utang sa mga ospital. Alam mo, hindi yung figures na binibigay niya tama, bilyon-bilyon. Meron running accounts sa mga hospitals, Eric. Nationwide dyan. We issue guarantee letters, inaasikaso yung pasyente. Pero, nagbabayad kami, pero pagbayad namin ngayon, maski partial, tinatanggap ang mga pasyente, tinatanggap ang guarantee letters na sasave ang buhay ng mga pasyente. Pero, nadadagdagan naman every day. Hinahabol lang namin because it's a revolving account. Correct. Pag hindi mo ginawa yan, patay yung mga pasyente. Walang ospital tatanggap. Correct. So, sila ang tumatanggap ngayon ng income ng PCSO. Saan nila nilalagay yung pera? Huwag na silang mag... Ano ba tawag dun? Blame campaign. Magturuan. Na masasama yung mga tao nung araw. At kayo may ang magagaling. Pero huwag na tayo umabot doon. Ang punto ko, ako nung when I succeeded
the former chairman in 1994, si Dr. Amita Pardo de Tavera, I paid all her obligations. Uh-huh. Kasi utang yun ahead siya. Yes. Eh si Margie, ngaw-ngaw na ngaw-ngaw, sigaw na sigaw para ipalabas na masama ang gobyerno ni Presidente Gloria. Tanggap naman ang tanggap ng pera. 50 million a day ang kinikita ng PCSO sa loto lamang. Mm-hmm. May 7 billion nakadeposito sa banko na hindi niya ginagamit para lang siraan kami. Mm-hmm. Dapat kung ngayon siya nakaupo dyan, obligasyon niya magbayad ng lahat ng accounts. This confirms what I've been saying. How can a corporation like PCSO be actually bankrupt when every day you are making money? Alam mo, Eric, this is what surprises me. She changed her tune. Sinabihan ko siya, Margie, huwag mo masyadong sabihin niya na bankrupt ang PCSO. Baka wala nang tumaya sa loto, uhubi na ang benta. Yes, kasi sasabihin ng tao, eh kung bankrupt kayo, paano namin makukumbra ang aming jackpot price? Yes, yes. Tumigil siya, nag-shift siya. Uh-oh. Ngayon, ay, sabi niyo sa kay Abu Ebunda na show, marami kaming pera. Uh-huh. Oh, di nagsinungaling yung babaeng yan all these months. Uh-huh. Using the bankruptcy line niya just to admit that there is a lot of money. So therefore, kung walang basihan yung bankruptcy issue, bakit ginawa 20 mil? At bakit maraming taong namatay dahil dun sa phantom idea of a bankrupt corporation? This begs the question. It really makes me wonder. Well, I don't wonder. I'll tell you who she is. Is it because political? Political? No. It's the way she is. You must remember, 8 years ko naging director yan. Okay. Kilala kong ugali niyan. Okay. First of all, hindi maawain. Walang puso yan. She should not be in that position. Okay. Kasi dapat i-appoint ni Presidente Aquino sa PCSO. Yung may puso at marunong mag-unawa sa mga may hirap. Wala. Okay. Hindi yan. Maski nung alam mo ganito yan. Nung ako director ngayong panahon ni Presidente Gloria, 2001, in-appoint na siya. Nauna siya sa akin ng 3 taon. Uh-oh. 2004, nire-appoint ako ni Presidente Gloria as director. So magkatabi ang opisina namin. Mm-hmm. Nagtataka ako kung bakit walang tao yung opisina niya at yung aking opisina hanggang sa hallway ang nakapila na humihingi ng tulong. Maintenance medicine, pag-transportation. Witness ka dyan, ha? Witness ka. Nakita ko rin yan. Pag-enrollment ng mga anak sa eskwelahan, yung mga may hirap. Tinanong ko yung sekretarya, bakit kayo walang tao? Ba't ang kwarto ko punong-puno? Eh kasi po, itong amo ko, si Director Wico, eh, tinatanong, butante ba kayo ng anak ko sa distrito namin, dyan sa San Francisco del Monte? Uh-oh. Pag hindi ka pala butante, hindi ka bibigyan ng tulong, so takmuan sa akin. It's a selective assistance ang ginagawa niya. Ako naman, Eric, maski sino, maski isang pulubi, eh, hindi ko tinatanong, sino ka ba? Mm. So much so, na nung term ko pa nung chairman ako, tulong ako ng tulong every day. Wala akong tanong, sino ka? Na nagtatawagan sa akin ang MPA all over the country, from Bohol, from Cebu, from everywhere. Sabi, Chairman Marito, alam ninyo, kayo lang ang hindi namin sasaktan. Sabi ko, bakit po? Eh, pinahospital po ninyo ako, pinahospital ninyo yung ina ko. Eh, hindi ko naman alam na MPA sila. I mean, basta ang tingin ko, tao-tao. Hindi ba? Is that the correct term or is it mata pobre? Ay, mata pobre yan. Mata pobre, nagaling na pobre sa probinsya namin. Aha. Yun ang problema dun. Now, she hates to look back to her days na... Alam mo naman, ang mga relatives niya, empleyado lang ng pamilya ko sa plywood company namin sa Quezon. Aha. So, I mean, huwag siya magpasikat sa akin, ha? At saka sadista, yung tao. Pag nakakasakit ang kapwa, she smirks. Yun ang hindi ko matanggap sa kanya. But I see her. She goes to church. She's very religious. Oh, please. Yan church na yan. Mag-ingat-ingat at pakitang tao lang yan. Hindi yung religyosa. Pakitang tao yan. Kilala ko yan. Alam mo, mas mabuti pa wag na siya sumimba. Mm-hmm. Pakita niya sa kawang-gawa. Yung puso by niya. By action. Towards the poor, yun ang ipakita niya. Mas may merito po yan sa langit. Pero yung magpapakita siya sa simbahan at gusto niya, ilalabas pa siya sa television.
That has no merits whatsoever. Are you saying Manuel? Oh, maybe Eric, sorry. Maybe she has too much sin that she has to go to church all the time to ask for forgiveness, you know? Are we saying there is a dictatorship going on in the PCSO? Oh, boy! That's si Marcos. Walang the directors are all subject to her whims and caprices? Takot na takot. Kasi sinasabi sa television, ka-text ko si Pinoy. So, ingat na ingat ngayon natin mga directors niya. Isa lang text, pwede raw sila tanggalin. Sinasabi pa yun? That's very impertinent of her. You don't flaunt that publicly. Oh, ka-textmate ko si Pinoy. What is she trying to do? Make pasikat or something? Uh-huh. Kaya hindi pinagsasabi yun eh. Okay, Republica, we'll pause for a few reminders. When we come back, we'll just slightly touch on what is the status now of the building in Quezon City where more people could actually go there because it's you have a lot of conveniences, you have a lot of public utilities that pass there. Now it's over at the PICC. And then we'll even try to confirm here if it was true that even during the new administration, there was actually an offer to reappoint the good chairman here when we come back. Okay, nagbabalik po ang Republika. I'm Eric Espina. We have as co-host now Eric San Juan, broadcaster, media practitioner, and I failed to mention the opening author of so many books on conspiracy. Maybe he'll uncover a new conspiracy within the year. We're also talking to former chairman and director of the PCSO, Manoling Morato. Before the break, we had a hanging question a while ago regarding the ano ho nangyari doon sa issue ng building? Talagang natuloy yung paglipat. Ano na what is the status now of the building? Nakakalungkot talaga, Eric, kasi it's a beautiful building, it's a historical site done by the national artist, father of architecture in the Philippines, Juan Nakpil. It's a perfectly sound building. Alam mo naman, old building may kaunting cracks sa walls, sa sahig, kuminsan. You have to just repair, no? Maliit ang depekto. She exaggerated. Structural defect. It sounds so terrible nang kokolapse raw yung building. Yung pala, all the while, she wanted to leave the building kasi ibobroker niya yung 6.5 hectares ng PCSO sa buyer na developer. So, nagsampa ako ng kaso sa Supreme Court. Hindi nila mabenta ngayon kasi meron pa akong kaso sa kanila sa Supreme Court. Ang ganda-ganda ng building na yun, we have a 50-year lease contract with the Quezon Institute, the Philippine Tuberculosis Society, and 37 years pang naiiwan. That's a lifetime, you know. At meron kami option to buy the property. Kami ang may first option. Kinansel niya lahat yun. Pag upo-upo niya, she pre-terminated the contract. Ang problema dito, they did it on their own, on the board level, Eric. Alam mo, sa batas, hindi pa pwede yun. Under the office of the president ng PCSO, dapat may presidential approval. Wala presidential approval. So, ito, kine-question ko ito ngayon. Yung paglipat niya sa PICC, 12,000 square meter space kami dito sa QI, sa Quezon Institute. Lumipat siya sa PICC na 5,000 lamang ang office space. So, 1,200 yung nasa main office na empleyado ng PCSO, 500 lang ang nagkasya. Yung 700, ikinalat niya sa satellite offices. May sa Quezon City Waste Management na
I'm sorry to say, ang sama ng amoy doon. At doon napunta ang clinic ng PCSO. Napunta ang Lotto Ticket Supplies sa Camp Aguinaldo sa warehouse. Mm-hmm. Hirap naman yung mga Lotto operators to go inside the camp because it's a restricted area. Pag nagka-red alert, patay lahat ang Lotto outlets. Correct. Kasi they won't be able to get the So parang supplies. Nangyayari nito, balkanization of the PCSO. That's correct. Tapos doon sa lupain ng PCSO sa San Marcelino, doon na naman may nakatambak din a few employees again. So, she's all over Metro Manila. Ang hindi ko magustuhan na pinagkakalat niya na mas mura raw lalabas yung paglipat sa PICC, hindi totoo. Kasi mas mahal pag sinama mo pati mga satellite offices. At saka hindi yun ang punto ko eh. Sa Quezon Institute, it's a one-stop shop. Okay. Nandun na lahat. Nandun ang ticket, nandun ang clinic, nandun lahat. Nakaka-save for transportation money ang mga pasyente. Kasi alam mo, Eric, alam ko yan ang problema ng mga pasyente. Napunta sa opisina ko yan, hihingi for transportation. Pamasahe, wala talaga. To go to Cavite, to go back to Antipolo, to go back to Isabela, to go to Bicol. Alam mo, hanggang yun, wala silang pera. Ang problema ngayon, pupunta sa Quezon City Hall, mag-a-apply sila doon. Pupunta sa PICC, hindi naman makapasok sa PICC kasi may dress code ang PICC. You have to be in evening gown and tuxedo to enter it. Ayaw papasukin na kachinelas. So, they isolated themselves from the poor. Kaya nagpapasarap si Margie Wico there on a very luxurious office facing the bay. Sawa ng Diyos, wag lang manyari. Pag nagka-tsunami, siya ang unang-unang tatamaan dyan. Magagaling sa Manila Bay. Pero, yun ang gusto niya. Nag-dodon niya siya. Nagre-rain na siya ngayon. You know? And I am not scared to say it in front of her because she's the type. She wants to be the next Cory Aquino, you know? I mean... You know, a while ago, I've been thinking about it, Manoling, no? Of course, this is a far-fetched idea, but the idea of a bankrupt institution like the PCSO can be a good red herring for its privatization. I hope not. Oh, God. No, it should not. So, you see, that's what one. Worries me, because yeah, how many corporations in government were making money and on the guise of it being bankrupt, were sold. She's playing with fire. I hope it doesn't happen. Okay. Yeah. Well, ano mo, this the PCSO. The predicate. Laying the predicate. The PCSO suddenly the office of the president. Alam mo, pero may kung sinasabi sa presidente, sa lahat ng dumaan na presidente, alagaan ninyo ang PCSO. Correct. Na ang i-appoint ninyo dyan, may puso para sa mga mahihirap. Correct. Kasi the PCSO can make or break the president. Correct. Ngayon, binibintang nila sa Malacanang na bumaba raw ang rating ni presidente dahil sa mga komentaryo ng mga media columnists. Hindi totoo yan. Ang PCSO ang nagpabagsak ng rating ni presidente Aquino. Kasi pag kumilos yung mga mahihirap, yung masa, na galit na hindi sila natutulungan, ang buwelta niya sa Malacanang, ang tama niyan. You see? You think about that. Lalo na yung mga namatayan. Forever, they will hate this administration. Dumadami reklamo, ano? Yeah. Alam mo, Eric, sa isang barangay, hindi ka makatulong sa isang tao na mamamatay, may sakit o kung ano, kakalat yun sa buong barangay. Tapos ka na, isa lang, hindi mo tinulungan doon. Yan ang nagpabagsak sa rating ni Presidente Aquino. Huwag na sila mambola pa na media. Alam mo ang media, yung mga komentaryo, hindi sinasurvey yan. Pagdating ng oras ng survey, ang masa ang sinasurvey. Ang masa ang inapi ng PCSO ngayon. Let me ask you a question. Let's say ang isang tao, let's say stage 4 cancer, kailangan niya ng 400,000. Ano ang nagiging basehan kung bakit 50,000 lang, 70,000, o 200,000 lang yung binibigay? Hindi ko nga maintindihan. Kompleto naman ang works, let's say, ng isang tao. Nandun lahat ng mga sinasabi ng mga doktor. At saka may policy kami that she refuses to honor up to 1 million.
Pero ang problema nga, kinansel niya, ginawang 20 mil. 5, 10,000, 15,000, maximum of 20. Okay. Okay? Ngayon, dahil sa kaaway ko ng kaaway sa kanila, tinaas sa 50. Tumataas na. So gusto ko pang awayin para umabot siguro sa 1 million. Yan ang ginagawa ko. Porque talagang wala. Wala man nangyari. Mamatay ang mga tao nationwide. At Chairman, kanina nung nag-uusap tayo, eh, meron kang pinapakita mga NBI. Correct. Ano ba yung issue na yun? Daming papeles ni Kanali Chairman dito. Kompleto sa mga records. You know? Itinatakpo sa akin ng mga tao. Kapareho nito, ha? Ito na umpisahan ko na sa dalawang director na nakaupo ngayon. Yung Aleta Tolentino na hatchet man ni Margie Wico dyan. Kasi yan ay Yellow Brigade dyan. Okay. Kaya pinasok niya dyan. Meron siya warrant of arrest dito for Staffa case. Ngayon, direktora ng PCSO. Yun namang isang Francisco Joaquin na director na Pancho Joaquin is known for may swindling and estafa charge. Out of 4 cases, isa lang ang tapos na. Natapos na. Pero the 3 cases are still active. So, he's wanted, it says here, for violation of SPL. Ano ba yung SPL? Violation of SPL statutory. What's that? Hindi ko alam eh. Regional Trial Court, Quezon City. Updated ba yan, Chairman? Yes. Hindi mo harap sa kanila para makita nila. Ipaharap mo sa kanila. Baka sabi, gawa-gawa lang natin yan. Hindi. Ako naman, anong kasalanan ko dito pag inaabutan ako? Inaabutan ako ng mga tao, pati ng mga empleyado. Palusot na lang nangyayari kasi ayaw na nila kung ayaw na nila magbigay ng mga records. Nahihirapan ako talaga makakuha pati ng mga board resolutions. Kontrolado na ng buong pamilyang Wico. Anak, kapatid, asawa, may instructions sa corporate secretary. That there will be no copies of board resolutions na makalabas sa office ng corporate secretary. So, I mean, it's all controlled na, pero public documents ito. Hindi nila dapat ito pigilan. Correct. Pero ganun sila kagaling. Pero, eto no, may tanong ko lang ito dahil kanina nabanggit ko ito. You were offered by the Aquino administration to stay on and even become chairman. Para lang malaman din ito ng mga nasa PCSO na baka alam mo ang mundo bilog. Hindi natin malaman. Baka isang araw, baka bumalik ito. Lagot kayo lahat. Ayoko na, Eric. Okay. In the first place, I don't like to be in government from day one. Okay. Nung panahon ni Presidente Cory, napilit ako maging chairman ng Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB. Okay. Nakita mo ang hinirap ko doon. Awaya namin ni Armida, nila Lino Broca. Okay. Nung ako'y ina-appoint ni Presidente Ramos sa PCSO. Ayaw mo rin. Ayaw na ayaw ko. Kinagalitan ako, minura ko, inaway ako. Napilitan ako tanggapin. Ayaw ko na. Sinabi ko, Mr. President, ayaw ko na po sa gobyerno. Tapos sabi niya, ayaw mo ba ako tulungan? Kasi ganyan, sinigaw-sigawan ako. I was forced to accept. Kaya lang ako naging chairman dyan. Ngayon naman, nung manalo si Presidente Aquino, I received calls na gusto raw nila ako maging chairman. Sabi ko, hindi po pwede. Ano mukha itataya ko sa publiko para akong opportunista. Hindi ako para sa inyo nung eleksyon. Correct. I was for Gilbert Chudoro. And you know, and I was on television campaigning for him. Hindi, politika lang manuling niya, kalimutan na. Madali ninyong sabihin yan. Pero sa akin, hindi ko matatanggap yan. Ako mapapahiya sa mata ng tao. Sabi ko ganun. Kaya never will I consider that. And next, I'm going to tell you, Eric, kawawa ang mag-take over sa kay Margie Wico sa PCSO. Binalibaliktad na niya eh. Walang permanent office. Kalat-kalat ang opisina. Ang lahat ang mga accounts, ito, malaking problema ito. Dapat sila ma-ombudsman. Kasi may batas tayo, Eric, na ang pera ng
government agency must be deposited sa land bank, sa government bank. Correct, yes. Doon kami nagde-deposito. Nilipat niya sa UCPB, which is a commercial bank. Wow. It's a private bank. May board resolution ba yan? Yes, I have copies of all the resolutions. Nilagot silang lahat na naman yan. Well, alam mo, wala silang takot. Malakas raw sila kay Pinoy. So okay, what can I do? Pero I'm telling you, pwede sila ma-ombudsman dyan because alam mo ang problema dyan, Eric. Sa land bank, pag nag-deposito ka, sabi nila, ay, mababa sa land bank, mas mataas ang interest sa UCPB. Naroon ako. But the problem is, may batas na hindi pwede mag-deposito sa commercial o non-government banks. Correct. Dahil, nagbibigay ng kickback ang mga commercial banks. Rebate. May rebate yan. Rebate doon nila tinatago pala yung billion-billion. Sino ngayon ang tumatanggap ng rebate? Good question. Sa government bank, walang kickback, walang rebate. Siyempre. Kasi it's under COA control. Correct. Commission of Audit. Okay. Ayan, yan ang, gusto ko sagutin nila yan. Ngayon, nakakuha ko ng board resolution dyan. Okay. Ngayon, may mga plano sa Kongreso o ewan ko kung kanino galing yan na tataksan daw yung mga panalo sa ano? Sa hindi pa pwede, Eric. Sa buong mundo, walang tax ang winners okay na loto. Sa Amerika lang ang meron. Okay. Ha? Pero meron kang choice. Okay. If you collect it in lump sum, tataksan ka. Okay. Pero pag hindi mo kinolect ng lump sum at installment payable in 20 years, tax-free ka. Okay. Tama yun. Okay? So, Amerika lang ang gumagawa niyan. Pero sa Amerika, alam mo naman, pati ang hangin that you breathe ay tinataksan. Pero nakikita kasi ng tao kung saan napunta ang pera nila. Yes. Sa infrastructure, yes, education. Dito sa atin, wala kang nakikita. Ay binubulsa ng politiko dito. Pero Chairman, yung kapareho niya na nanalong Amerikano rito na Pilipino, talaga bang totoo na tinataksan sa Amerika yun? Iyon ang kwento ni Margie. Pero ako hindi naniniwala, you know? Nanalo ba talaga yung Amerikano na yon o napunta sa ibang tao ang pera? Phil-American. Kasi may mga maraming kwento na pinalaki daw yung pera na yon. Tapos, kungyari, yun ang nanalo, pero iba daw talaga nanalo. Correct. Well, I cannot tell. Porque magaling sila sa gumawa ng milagro ngayon sa administration na ito. Magaling. Okay. Uh-huh. Ako kasi, magalit na magalit, okay, but hindi ako nagpapakita ng tao. Maski magalit ang tao sa akin, sasabihin ko po sa inyo ang katotohanan. Kapareho lang sa programa namin ni Maggie de la Riva yan sa Dial M. Sabi ko, Maggie, kung tayo magsisinungaling sa taong bayan, in front of millions and millions of people watching this show, wag na lang tayo magpatuloy sa show na ito. Okay. Sabi ko yan. Kaya nga, ganyan lang ugali ko, wala akong magagawa, no? Pero itong sinasabi nila na tataksa nila at itong Phil-American na nanalo, alam mo, this Phil-American, sira din ang ulo. Kasi nanalo siya sa Pilipinas. Oh. It's under Philippine law. Philippine law. Bakit? Bakit siya, ba't niya binunggar sa IRS sa Amerika? He could have left the money here. Yes. May relative siya dito. Tinulungan sana mga kapatid, magulang, simbahan. Ang dami na bigyan niya ng employment dito. Correct. Saka ano ebidensya natin, Chairman, na talagang merong ganun? Wala. Kasi meron na, eto, the truth ha, yung aking kaibigan eh, mismo nagtatanong eh, Amerikano siya. Wala raw siyang malaman kung mayroong ganung nanalo na pinataksa ng Amerikano. Kaya nga, ng American government. Pwede ito ay binabantera lang ni Margie para masuggest na i-tax. Pero alam mo, may tax na yan eh. Hindi yan tax free. Mm-hmm. Kinokollect na ng PCSO 5% doon sa prize fund. Okay. Nagbabayad ng tax and 10%, almost 15% eh, 10% for the documentary stamps. Okay. Okay. Ang sabi ng tao, tax-free raw. Uh-huh. Alam mo, hindi tax-free yan. Free of tax ang winner. Okay. Kasi kinabig na ng PCSO. Okay. Doon sa kung mananalo ko ng 100 million, kinabig ka na yan. Okay. Nagbayad na yan ng tax ang gobyerno. Kaya huwag sasabihin nila tax-free. It's not tax-free. Okay. In another point, yung mga PCSO outlets sa mga probinsya natin, paano natin pwedeng palakasin yan para yung mga Pilipino na nasa masa, pwede na silang lumapit doon mismo sa probinsya at hindi na kailangan pumunta sa Manila. How can you strengthen them? Are you talking about the provincial district offices? Yes, yes. Okay.
Well, during my time, it was strong. But right now, it is not because it's controlled dito sa main office lahat. Sabi nila, meron naman kami provincial PDOs ang tawag. Minsan, wala daw tao yung opisina eh. Hindi lang yun. Walang pera ipamimigay. Oo. Nung araw, pinupondohan ko yan para wag na sila pumunta sa Manila. Yes, okay. Nung panahon ko. Oh. Pero ang problema, itong mga PDOs na ito, sabi nila, ito na lang kayo sa PDOs pumunta, okay. Matutulungan kayo. Uh-oh. Sabi ng mga tao, eh wala naman nung binibigay sa amin doon. Okay. Kung mabigyan sila 500, 1,000, eh magpapa-opera ng sa kidney, 10,000, bibigay. Limited ang funds ng PDOs eh. So they're forced to come to Manila. Yes. Pagdating sa Manila, wala naman nag-aasikaso sa kanila. Correct. Is it? So, napakalaking problema. Any final words, Chairman? Maybe you would like to tell our public, the Senate and Congress, to please undertake a Senate and committee investigation and you're willing to appear there? Yes. Although, sasabihin ko muli, Eric, na ako'y director lang itong panahon ni Presidente Gloria. Hindi ako chairman. Correct, correct. Pero I think the chairman and the general manager would be able to explain better ang patakaran nila ng administration nila. Correct, tama yun. Hindi ako. Pero sa paaking kaalaman, masasabi ko din na sitting in the board with them, I know what exactly happened. Uh-huh. Ang naging problema sa pagtulong sa mahihirap ay ganito. Kami, ng panahon namin, may policy na sa fund allocation, the patients can get up to 100,000. Okay. Okay? Ngayon, pag kailangan mo 500,000, 800,000, you have the next step to go to the GM's office who has the powers to approve up to 500,000. Okay. Anything over 500,000, it goes to the board. Okay. Up to 1 million ang board. Ang problema, itong sa busy si Marjorie transferring this office from Quezon Institute to PICC. Napabayaan lahat yan hanggang sa fund allocation na lang sila at binagsak niya 100,000 to 20. Mm-hmm. Doon naging problema. Ngayon, hindi na may akyat sa general manager. Ayaw na nila magpa-akyat ng reconsideration. Mm-hmm. Because that's automatic eh. Yes. It's like a ladder. Of course. From 100,000, it can go to 500. Yes. And from 500, it goes to the board after the GM's office. It's evaluated by social worker. Ngayon, nawala yun. Mm-hmm. Kaya maraming namatay, maraming hindi natulungan. Mm-hmm. Pinagmamalaki nila yung 20 mil. Sinasabi nila kay Presidente Aquino, oy, ang dami namin natutulungan araw-araw. Hindi tulong yun eh. Pinapatay lang nila. Okay. Yeah. Naawa ako doon sa mga taong naaprubahan ninyo na ngayon siguro ay wala na, namatay na. sabi ko na nga, itong hamon ko sa mga empleyado, 700 employees ang tinatanggal nila ngayon. 700 nagtatanggal employees? Na. Okay. Kailan pa kayo sisigaw? Ginawa ko na, ipinaglabang ko na yung hiniling ninyo sa akin. Kumilos na kayo. At kayo po mga pasyente, sumigaw na po kayo bago kayo mamatay. Makasigaw pa kayo. Kasi complaint kayo ng complaint sa akin. Hindi kayo tinutulungan. Binibigyan ng konti-konti pera na hindi kayo pwede magpagamot. Kailan kayo sisigaw? Okay. Pag nailibing na kayo. Okay. Ito kayo, last word. Alam mo, itong ginawang expose ni Chairman, very revealing at first time ko narinig yan. At I hope ang ating management ng PCSO can do something about this dahil it's no joke. At marami ako na kukuha mga input. Well, na medyo, may I connect something to it's no joke. Totoo ka, Eric. Buhay ang pinaglalaroan dito. Correct. Hindi na bale yung nakawan sa customs Well, you can earn that money anytime. Ito buhay talaga. Pero pwede mo pa mabuhayin ang taong namatay? Never delay. Okay. Sige. Thank you to kayo. Okay, wala na po tayong panahon. This has been Republica. This has been Eric Espina. Muli pong nagsasabi sa inyo, magmasid, makialam, higit sa lahat, manindigan po.
sapagkat wala pong magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino. Daghang salamat. Mayong gabi kaninyong tanan.